Kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tulog ako sa kwarto namin. Habang siya, nakikipag-sex sa baba ng kwarto. Nakilala ko siya, 17 pa lang ako. 20 naman siya that time. He added me on Facebook through a mutual friend. Noong una, akala ko nasa late 20s na siya kasi mukhang matured yung itsura niya. And by the way, dito ako nakatira sa States. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Christine. At ang pangalan ng lalaki sa secret file na ito ay si Carl. Madalas mag-message sa akin si Carl sa Messenger. Hi there. A mutual friend told me so much about you. I'd love to get to know you better, sabi niya. Hindi ako masyadong nagre-reply kasi nga hindi ako nakikipag-usap sa hindi ko kilala. Yung mutual friend namin na si Jane, siya yung nag-convince talaga sa akin na i-accept ko daw si Carl. Kasi mabait naman daw. So, kilala naman niya. At dahil kinumbinsi niya ako, I accepted him. Sa sobrang kulit niya, I briefly chatted with him. Grabe ang sense of humor niya. At ang kumuha ng attention ko talaga ay yung Christian din siya. Yung gabi na nag-usap kami for the very first time, shinare niya sa akin yung faith niya. And 90% nung conversation namin about kay God at kung gaano pa niya gustong mag-grow sa faith niya. I was amazed. Kasi 20 pa lang siya pero yung mindset niya sobrang matured at sobrang deep na. I grew up in a Christian family. So, it's very refreshing to know na may nakilala ako na sobrang passionate kay God at a very young age. Sa ilang buwan na pag-uusap namin, halos araw-araw, nag-decide siyang magkita kami ng personal. 6 hours away yung distance namin sa isa't isa kasi sa ibang state siya nakatira. Dito ako sa New York at siya naman sa Pennsylvania. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng takot kasi first time kong makikipagkita sa tao na never ko pang nakita sa personal before. So nag-drive siya for 6 hours para lang makapunta at makita ako. Maraming emosyon yung naramdaman ko noon. Kaba, excitement, kilig, at takot. But I took the risk. Nga pala, si Carl ay Amerikano. Matangkad, guwapo, at palabiro. Nagkita kami noon after ng school ko around 2:30. Hinintay niya ako sa parking lot. At dahil sa sobrang takot ko, nagpasama ako sa friend ko, ni Ahated, papunta sa kanya. First impression ko, he looks younger in person. At mas gwapo siya sa personal. Gusto kong mag-usap kami sa kung saan maraming tao. Kasi nandun pa rin yung takot ko. Malay ko ba, diba? Baka kung anong gawin sa akin ito. Baka nagbabait-baitan lang to pero may motibo pala. Pero sa pag-uusap namin, hindi ko namamalayan. Nawawala na ang takot at kaba ko. Kumain kami sa isang restaurant malapit sa school ko and then pumunta kami sa mall. Kumain ng ice cream, naglakad-lakad habang nag-uusap. Inamin niya sa akin that day na gusto niya ako. At gusto daw niya na maging girlfriend ako.
Siyempre, hindi ko muna sinagot. Kasi ayokong isipin niya na easy to get lang ako, no? I told him na gusto ko pa siyang makilala. Alam ko sa sarili ko na gusto ko na rin siya, pero ayokong magdepende lang sa nararamdaman ko kasi ilang buwan pa lang naman kaming magkakilala. Sabi niya naman, "I understand and I'm willing to wait for you." Nanligaw siya sa akin ng 5 months. Then after noon, sinagot ko na siya. Hanggang sa umabot ng 6 years ang relationship namin. Sa loob ng 6 na taon, naging best friend namin ang isa't isa. Naging LDR kami for 2 years, then nag-move in siya dito malapit sa akin after 2 years. My family loved him. Tinuring siya ng parents ko na parang anak na rin. Noong nag-move siya dito sa New York, sa bahay muna siya namin tumira habang naghahanap siya ng mapapasukan. After 6 months at may ipon na siya, kumuha na siya ng sarili niyang apartment. Mga 20 minutes away lang from my house. At dahil doon, mas naging strong yung relationship namin. At mas naging madaling ayusin yung mga issue namin kasi mas malapit na kami sa isa't isa. Unlike nung LDR kami, sobrang hirap magkaintindihan kasi nga malayo kami sa isa't isa. Hindi naging madali yung relationship namin. Maraming pagsubok ang humatak sa amin. Katulad nung first year pa lang kami. Nahuli ko na siyang nakipag-usap sa ex niya sa phone. He apologized and I let it go. He shared with me about his past relationships. Ganun din ako. Siya, naka-2 ex-girlfriend siya. Tapos sabi niya pa sa akin, 15 pa lang siya, may naging girlfriend siya na Pinay, na taga Cebu. Pero online lang sila nag-uusap. Tapos, natapos yung relationship nila nang hindi sila nagkita. Kaya pala nung nakilala ko si Carl, nagyayabang siya sa mga alam niya na Tagalog words kasi may naging girlfriend pala siya na Pinay. Pero ako, deadma lang naman kasi sa akin wala na yun at tapos na. Naging mabuting friend, boyfriend sa akin si Carl. Inalagaan niya ako. At ramdam na ramdam ko ang sobrang pagmamahal niya sa akin. Sa kanya umikot yung mundo ko. At sobrang saya namin. At yung mga families namin, laging nagtatalong kung kailan daw ba kami magpapakasal. Pero sabi namin, gusto pa naming mag-ipon at gusto ko makapagtapos ng pag-aaral. And then yun, magpapakasal na at bubuo ng sarili naming pamilya. Nung 5 years na kami nun ni Carl, niyaya niya ako magpakasal. Kasi gusto daw niyang pumasok sa army. Yung government nagpo-provide ng house kung nasa army na siya. At ang pwede lang tumira kasama niya ay yung asawa niya. Kaya gusto na niyang magpakasal. At mag-move ako sa kung saan man siya. Eh, that time, may work ako. Tapos, tinatapos ko yung degree ko dito sa New York. Minamadali niya ako magpakasal kasi nga, mag-start na daw yung training niya. Umabot sa point na pinapipili niya ako. Kung siya ba o yung pangarap ko. Kasi, kahit ano daw yung mangyari, hindi na magbabago pa yung isip niya. Actually, sobra akong nasaktan sa sinabi niya. Kasi feeling ko parang wala lang ako sa kanya. Kahit na maghiwalay kami, wala lang. Kasi buo ang loob niya sa gagawin niya. Eh ako, ayokong magdesisyon ng ganun-ganun na lang. Sinabi niya sa akin kung anong linya ng trabaho ang papasukin niya sa army. At sabi niya sa akin, palagi siyang mawawala. May mga time na hindi niya pwedeng sabihin sa akin kung saan siya o kung ano yung ginagawa niya.
May mga oras din daw na ilang buwan siyang mawawalan ng communication sa akin. Dahil doon, natakot ako. Parang gusto ko nang sumuko kasi paano na lang kung may pamilya na kami? Tapos wala siya kapag kailangan namin siya? Saan ko siya hahanapin? Paano ko malalaman na buhay pa pala siya? Yun yung mga tanong na paulit-ulit tumatakbo sa isip ko. Kaya ang ginawa ko, sinabi ko yung mga concern ko sa kanya. At sabi niya, yun lang daw yung gusto niyang gawin. Ayoko siyang pigilan sa mga pangarap niya sa buhay kasi mahal ko siya eh. Willing ako mag-sacrifice ng sarili kong happiness and comfort para lang makamit niya yung pangarap niya. Kaya ang nangyari, napagkasunduan namin, natatapusin ko muna yung pag-aaral ko habang busy naman siya sa training and then magpapakasal kami. Hindi nawala yung takot ko pero I wanna be positive at naniniwala kami na hindi kami pababayaan ng Diyos. Buo yung tiwala ko kay Carl at alam ko sa puso ko na ako lang yung mahal niya. June 2016. Nagplano ang family ko na uuwi sa Pinas. December at doon magpapasko. Since almost 15 years na rin kaming hindi nakaka-uwi. Feeling ko it was the time for me na ipakilala si Carl sa buong family ko. I talked to Carl at sinabi niya sa akin na gusto niya daw sumama. Siyempre excited ako. So June pa lang, bumili na kami ng plane tickets. Planado na yung mga lugar na pupuntahan namin. And traveling is one of the fun things we both enjoy doing together. Kaya naman sobrang excited naming dalawa. Kasi ito yung first international trip naming dalawa. December 2016. This is it. This is the day we've been waiting for. Nauna yung family ko. And then sumunod naman kami ni Carl the next day. Nung magkasama kami ni Carl, I realized ang mahal na mahal ko pala siya. Kahit ano man yung pinagdaraanan namin, nakakaya naming dalawa. And that's the kind of person I want to be with. Someone who will never give up on me. Nakarating na kami sa Pinas at sobrang nagustuhan siya ng family ko. Same hotel yung pinagstayan namin ng family ko. But separate yung room namin ni Carl. Nauna yung family ko na bumalik ng US. And then flight naman namin ni Carl the next day. Yung last night namin, bumaba kaming dalawa sa lobby ng hotel para ipaprint yung boarding pass namin. Medyo slow yung internet noon. So sinabi ni Carl sa akin na mauna na daw ako sa taas. Kasi siya na lang daw yung maghihintay ng boarding pass na maiprint. So umakit na ako. At habang hinihintay ko siya, nasa phone ako. Kausap ko yung family ko sa probinsya. Sobrang lungkot ko noon. Kasi hindi pa nga kami nakakaalis. Sobrang miss ko na sila uli. Then makalipas ang halos isang oras, bumalik si Carl sa kwarto namin. "What took you so long?" tanong ko sa kanya. "The internet was so slow, so I had to wait." Sagot naman niya. So ako naman, hinayaan ko na lang. And then pumasok siya sa banyo para maligo. Habang ako naman nasa phone pa rin, kausap yung family ko. Nung nakatulog na kami around midnight, yung phone namin sa room nag-ring. Yung front desk staff tumatawag. "Hello ma'am, si Miss Danica from room 120. Hinahanap po si Mr. Carl Jonas." Sabi sa akin ng staff.
So sinabi ko sa staff na i-transfer yung call sa room ng babae na yon para malaman ko kung sino ba talaga yon. So the staff transferred the phone call, pero binabaan lang ako. Pagkatapos nun, binaba ko yung phone and then ginising ko si Carl. "Do you know any Danica?" I asked him. "No, why? Who called?" Sagot naman niya. So sinabi ko sa kanya na yung front desk tumawag at hinahanap siya ni Danica. Sobrang kaba ko noon kasi baka niloloko ako ni Carl. Baka kung anong gawin sa amin o baka napagtripan kami. Hindi ko maintindihan kung bakit may ibang tao na alam yung full name ni Carl. At yun nga yung Danica na yun. Napaisip ako na baka merong nakakita ng information ni Carl habang nagpapaprint siya ng boarding pass. Sabi ko kay Carl, puntahan namin yung room para makita namin kung sino yung tumawag talaga. Okay naman sa kanya, puntahan daw namin. Kaya lang natakot na naman ako kasi baka nga kung anong gawin sa amin. At sa sobrang pagod at antok ko na rin, hinayaan ko na lang at natulog na lang ulit. Nung umaga na, flight na namin pabalik ng US. Nang dumating kami dito, parang naging cold si Carl. Sa isip-isip ko, baka nag-worry lang to kasi malapit na siyang mag-training sa army. Pero tinanong ko siya kung okay lang ba siya. Okay naman daw. Ilang araw ang nakalipas at ganun pa rin siya. Parang wala sa mood at walang gana. January 15, 2016. Birthday ng mama ko. Nag-family dinner kami kasama si Carl. Okay naman lahat until after dinner. Nasa sasakyan kami, nag-usap kami. Bigla ba naman niya akong tinanong kung mahal ko pa ba daw siya? Kasi matagal daw siyang mawawala dahil sa training niya. At hindi daw siya sure kung kakayanin niya. What the hell? Sabi ko na lang sa isip ko. Sobrang gulat ko kasi akala ko okay naman ang lahat tapos yun after 6 freaking years. Hindi niya kaya. Tapos ang mga susunod na kataga na lumabas sa bibig niya yung dumurog sa akin. I think I fell out of love. Yun yung gabi na pumayag ako maghiwalay kami. Ayoko ding ilaban yung bagay na alam kong matatalo lang naman ako sa huli. Hindi yun yung huling time na nag-usap kami. March 2016, kinontak ko siya. Tinanong ko siya kung gusto niya pa bang bigyan ng chance yung relationship namin. I begged. Sabi niya oo, pero maraming conditions. Sabi ko na lang, never mind. Pero yung puso ko durug na durug na. I gathered all the courage I could get for the last time para ilaban pa yung pagmamahal ko sa kanya. Kasi ayokong magsisi ng kahit na ano. Nung ginakausap ko siya, parang baliwala na lang ako sa kanya. After that conversation, I decided that I needed to move on, no matter what. At hindi ko na siya kukulitin pa. Hindi naging madali sa akin nakalimutan ang lahat. Sobra akong nasaktan. Lahat ginawa ko para makalimot. Maglasing gabi-gabi, clubbing, party, lahat yun ginawa ko. I decided to focus more on myself this time. Nag-hangout ako with my friends, family, and most importantly, I fixed my relationship with God. Hanggang sa unti-unti, nagiging buo na ako ulit. Then 6 months later, since our breakup, I realized okay na pala ako.
na akala ko hindi ko kaya, na parang akala ko mamamatay ako kasi sobrang sakit. And here I am, becoming whole again. Siguro yung isang bagay na nakatulong sa akin para makamove on was the willingness to forgive him for hurting me. At kapatawaran na rin sa sarili ko. Naging malaya ako sa sakit. And I believe God had a reason for all of it. June 2016, I received a text message from Carl. Nang sabi, "I know it's been months since we've talked, but I want to know if you're still interested in starting over again. I've realized these past few months how much I love you, and I'm asking for a second chance." And doon ko na-realize na naka-move on na ako kasi ayoko na eh. Ayoko na makipagbalikan or bigyan pa siya ng second chance kasi I realize nga na if you truly love someone or if someone truly loved you, they would never ever leave you. And that's when you know they are worthy of your love. Hindi yung kung kailan wala ka na at masaya ka na, dun niya marirealize na mahal ka pala niya. I don't need that kind of man. I told him ayoko na. Pero nakikiusap siya sa akin kahit friends lang daw. Ewan ko ba, pero parang naawa ako. After all, naging best friend ko si Carl. At nag-care pa rin ako sa kanya, pero hanggang dun na lang yun. I agreed to be friends with him again and made it clear na yun lang yung maibibigay ko. Nung nasa army na siya, yun yung isa sa malaking rason bakit sobrang takot ako na mawala siya sa akin. Nagawa niya yung pangarap niya, natupad niya. Without me in his life, I'm happy for him. At this point, I would pray for him na sana safe siya palagi. And he will survive all his training. Pero lagi niya ako kinukulit, bigyan ko pa siya ng chance. Napapaisip ako. Maraming what if sa mind ko. What if bigyan ko ulit siya ng chance? Tapos bigla niya naman akong iwan. What if hindi mag-work? What if masaktan lang ako ulit? Ayoko magpakatanga. Yung akala ko na 100% moved on na ako. May konting part sa self ko na baka lang mag-work this time. Ayoko mag-decide agad-agad. A bigger part of me felt confused. Parang hindi peaceful yung heart ko every time naiisipin ko na bigyan ko uli siya ng chance. Hindi ako nag-decide agad-agad. So, in-explain ko yung nararamdaman ko sa kanya. July 2016, I received a Facebook message from a familiar name. Tina. Remember when I mentioned earlier na may naging girlfriend na pinay si Carl? Yung online lang, yung hindi sila nagkita. Si Tina. Tina is married at merong anak. She's 10 years older than Carl. At ito nasagot lahat ng katanungan ko sa sarili ko. Tina told me na huwag nang balikan si Carl kasi niloloko niya lang ako. She told me na nagkita sila ni Carl sa Manila, sa hotel na kung saan kami naka-check-in. She also shared with me na since November 2015, nag-uusap na sila. And not only that, she also attached a picture of both of them sa message niya. A picture they took sa hotel room niya. Nanlambot yung tuhod ko. Ayoko maniwala. Parang hindi totoo lahat ang sinasabi niya. Ayokong isipin na niloko ako. Bakit? Paano? Kailan pa? After Tina reached me, I stopped all the communication with Carl. Para akong tanga. Bakit? Wala man lang akong kahit konti na na-sense na niloloko lang pala ako. So 1 month na akong hindi nagre-reply sa texts at calls ni Carl.
And then August 27, 2016, I received an email from Carl. Paano nga ba ang nasa email ni Christine na sinend ni Carl? Eto, babasahin ko. Christine, please read the entire email. I know that Tina has contacted you. Honestly, I don't know what all she told you. But I want to tell you in complete honesty, she wants to sabotage you and I. Because she is jealous that I want you back. That's why she has been acting the way she is acting. With that being said, this is an open letter to you with complete honesty. Nothing is being held back. If you hate me forever, then I understand. If you will forgive me and find it in your heart to try and love me again, that would be truly amazing. Because the fact is, I do love you, and over these past 5 months, it became more and more apparent that I want to be with you and have a life with you. Getting to the truth about everything, I don't truly recall when Tina and I started talking again. I really don't. But I reached out to her last year. I told her it was only to talk and I wanted nothing from it. It didn't happen immediately, but after a while, we gradually started talking some. Convos about her life and my life, work, etc., nothing more. So we talk over a time span and got sort of close as friends again. Occasionally praying for one another, and I would tell her about the struggle that you and I would face. So as time went on, we got even closer, and I guess a lot of the feelings I had for her back in the day started coming back. Truly, it was more nostalgia instead of real feelings, realizing this after the fact. Long story short, I told her I was going to the Philippines, and she was super upset that I wasn't going to visit her, even though she knew I was going to be with you. And honestly, I was really curious and had a feeling that I'd like to actually meet her, since we've known each other for more than 10 years. When we got to Manila, I texted her and told her we were about to leave, and I was going back to the States. I wasn't going to contact her, but stupid me, I was feeling left out and felt neglected for that entire month we were there. So I called her and told her we were in Manila. While you were talking to your family on the phone, and I was in the bathroom. So she got a plane ticket and visited while you and I were there. This was your family left. She got a room at the hotel we were in. She is the one who called the room. She was Danica. Once you fell asleep, I got dressed and went down to meet her. I went to her room and we talked for a while. Then I asked her for a kiss. So she kissed me. We kissed again. And we had sex. After that, I felt like the most dirty person in the entire world. That is why I didn't act the same after that. That's also why I could never look you in the eyes. I couldn't believe what I did. I'm an idiot. I fuck up the best thing in my life. To answer your question, the one you always ask and couldn't get an answer from me, I'm going to answer it now. What am I most afraid of? And the answer is losing you. The love of my life. That's my fear in life. I'm not asking you to take me back. And I know this isn't going to be a fast healing process. And I know I seriously fuck up super fucking bad. If you never speak a word to me again, ever again, I understand. Also, that's the main reason, aside from the army, that I wanted us to separate. I was too much of a punk
Yeah, to tell you the truth. But Christine, I can't lie to you anymore. I pray that you will forgive me. I pray that God will give me the pain you are facing, because I'm the one who caused it. I love you, and I'm regretfully sorry for all the wrong I did to you. I pray if it's God's will, you will be my future. I do love you, Christine, and I mean it. Tulog ako habang nakikipag-sex siya sa baba ng kwarto namin. Before anything else, I would like to correct some of the dates in my last secret file. June 2015. Yun yung year na bumili kami ng plane tickets. December 2015, umuwi kami ng Pilipinas. January 2016, that was our breakup. After kong ma-receive yung email ni Carl sa akin that night, yun yung turning point ng buhay ko. Yun rin ang gabi na I accepted wholeheartedly na hindi talaga kami para sa isa't isa. No, I did not give him another chance. Although tao lang din siya, at katulad ng nakararami, nagkakamali din. Alam ko sa sarili ko na cheating is one of the few things that I will never ever tolerate in my life. Kasi alam ko na kung mahal ka talaga ng isang tao, kahit ilang temptasyon pa ang nakaaligid sa kanya, kung mahal ka talaga niya, hinding-hindi niya gagawin yung bagay na alam niyang masasaktan ka. After he sent me that email, binlock ko siya sa lahat ng social media accounts ko, sa contacts ko, kasi ayokong magkaroon ng connection pa sa kanya. Pero hindi natapos doon ang lahat. Carl found another way para lang makausap ako. Gumawa siya ng bagong account sa Facebook, Instagram, at bumili din siya ng bagong SIM card para matawagan ako. Patuloy pa rin yung paghingi niya ng sorry, at panay yung sabi niya sa akin na sobrang nagsisisi siya sa lahat ng ginawa niya. At hinding-hindi niya na uulitin sa akin yung ginawa niya kung bibigyan ko pa siya ng pagkakataon. Pero it's too late. It's too late. Halos nawala lahat ng respeto ko sa kanya. Pagkatapos niya akong lokohin, pagkatapos niyang aminin sa akin ang lahat, mas naging madali sa akin na makamove on. Alam ni Tina na hindi ako tinitigilan ni Carl. Kasi she messaged me in March 27. Almost a year later after ng breakup namin. Sabi ni Tina sa akin na kahit anong mangyari,
wag na wag kong babalikan si Carl. Kasi niloloko niya pa rin ako. Kasi daw, around that time, nag-uusap pa rin silang dalawa. At tinakot daw siya ni Carl na kapag sinabi daw niya sa akin na nag-uusap pa rin silang dalawa, kokontakin daw ni Carl yung asawa niya at buong pamilya niya. Pati sa mga anak niya, sasabihin sa kanila lahat-lahat ng kalokohan niya. Pero gusto daw niya na protektahan ako kay Carl. Basta wag lang daw ako ulit maloko. Kaya sinabi sa akin ni Tina yun. So nagreply ako sa kanya. Sabi ko, wala akong pakialam sa kung ano man ang gawin nilang dalawa sa buhay nila. And what? She wanted to protect me? She would be the last person to protect me. Isang taon na ang nakalipas since naghiwalay kami. At naka-move on na ako sa buhay ko. Pero ang nakakainis dito, ayaw pa rin nila akong tigilan. Early this year, January 2018, Tina emailed me again. This time, foreclosure na daw. 2 years after ng breakup namin ni Carl. Siya pa talagang may kailangan ng closure, ha? She told me na kung may galit pa daw ako sa kanya or kay Carl man, sabi niya, i-release ko na daw. Kasi ayaw niya na may nagagalit sa kanya. OMG. Sa isip-isip ko, baliw yata tong babaeng to eh. Siya na nga yung nakikabit, di ba? Siya pa yung may ganang mag-message ng ganun sa akin. Release? Inaano ko ba sila? Yung matagal ko nang binigay si Carl sa kanya. Tapos hanggang ngayon, ayaw pa rin niya akong tantanan. At hindi lang yun yung pasabog ni Tina. She attached a picture of both of them sa email niya. Picture ni Carl na nakaluhod habang kaharap si Tina na nagsusuot ng singsing sa daliri nito. Yes, they are engaged. At siya nga pala, nakalimutan ko idagdag dun sa secret file ko na before kami umuwi ng Pilipinas, Carl and his mom took me to a jewelry store. Para saan? Para magsukat ng singsing. Sabi ng mom ni Carl sa akin, after ng breakup namin, he was going to propose to me pagbalik namin dito sa US. Yung singsing na nilagay ni Carl sa daliri ni Tina, that was the ring for me. Kaloka, di ba? So after kong nabasa yung announcement ni Tina sa email niya, hindi na ako nagreply. What I did was, I messaged Carl and I told him for the very last time na kung hindi pa nila ako titigilan, ikakalat ko yung mga picture nila sa hotel na kinuha nila nung gabing binaboy nila ako. Yes, I have their pictures from that night. Yung gabing niloko ako, binaboy ako ni Carl. Paano? Yung work email ni Carl sa MacBook ko, active pa rin that time. At doon na send ni Tina yung lahat ng
At wala akong ka-idea na active pa pala yung work email niya doon. Kasi nga, hindi ko na masyadong ginagamit yung laptop na yun. Kaya nung isang araw na binuksan ko ulit, email pop up, and it was Tina. At yung suot-suot ni Carl nung gabing yun na niloko niya ako, yun yung first shirt na binili ko sa kanya. Kapal mukha, no? Parang gusto kong masuka sa mga nakita kong mga litrato. Nandidiri ako. At alam niyo ba kung ano ang sagot ni Carl sa message ko? Eto. He said, "I've been trying to get rid of this bitch. She is crazy. She won't stop messaging all my female friends on Facebook. We are not engaged. She is crazy." Masasabi ko ba na karma to? I think, yes. At balita ko, na-discharge daw si Carl this year sa army. At bumalik uli siya sa Pennsylvania. 6 years yung contract niya. Pero, after 2 years, he was medically discharged. Marami siyang injuries at kailangan daw ng surgeries. He sent me another email this year to update me about his life. Pero hindi na ako nagre-reply. Sabi niya sa akin, babalik daw siya sa work niya dito sa New York, sa kung saan siya before nag-work. So yes, nandito uli siya, pero di ko pa rin siya nakikita. And if ever na makikita ko uli siya, I am very much confident that I can face him again kasi napatawad ko na siya. Hanggang ngayon nagme-message pa rin siya pero hindi na ako nagre-reply sa kanya. Basta ako, I wish him the best in life and I pray na mahanap niya na talaga yung tunay niyang kaligayahan. I still care for him. Pero I could only care for him from afar. I'm thankful for our 6-year relationship. Tsaka, I'm thankful for the lessons it taught me. Because now, I'm very much a better person because of my past. At yung love life ko, I am in a very, very happy relationship. Si Daniel, winasak niya lahat ng pader na binild ko after my last relationship. He also came from a 6-year relationship. At in fairness, meron pa kaming similarity. Kaka-break lang din daw nila ng ex niya. Tapos, sa sasakyan din daw sila nag-break. Kami din ni Carl. Can you imagine? Same night actually. Parehas kami ng pinagdaraanan. Ayokong isipin na destiny made this happen kasi baka talagang nagkataon lang. Tapos si Daniel, nalaman niya after 3 months nung breakup nila, yung ex niya engaged na. Actually, hindi naging madali yung relationship namin. Sobrang hirap. Kasi yung mga insecurity ko, mas umapaw dahil sa past experiences ko. But he was patient. He reassured me that everything will be okay. Never niya akong binigyan ng reason to doubt his faithfulness to me. We have been together for almost 2 years now. At sa loob ng 2 years, I learned so much about myself. Si Daniel, tinuruan niya ako na harapin yung takot ko.
He taught me to trust again. I also told him lahat ng emails na sinend sa akin ni Tina and Carl. Kasi ayoko na may tinatago sa kanya. Ganun din siya sa akin. We trust each other. At napag-uusapan na namin yung future namin together. And I feel like I have never been so sure in my life. I gained my confidence back. Alam ko na parehas kami ni Daniel. Tanggap namin ang isa't isa. Siya tanggap niya ako. Mahal niya ako despite all my insecurities and imperfections. And he chooses to embrace every single one of them. And I am the same for him. Siguro sa susunod, I will send another secret file sa amin ni Daniel. Yung tungkol sa amin. How we met, how he helped me during those times that my past hurts haunted me. Yung mga struggles namin. Kasi dumating siya sa buhay ko nang hindi ko inaasahan. I wasn't looking for love. But then, he came without notice. Sabi nga nila, don't find love. Let love find you. Kaya if I were to say something about everything, as cliche as it may sound, but it's true. God has a reason for everything. And I truly believe with all of my heart that God allowed this to happen in my life to prepare me for the future He has prepared for me. Yung akala mo lang yan na mamamatay ka, but it really gets better. Just be patient with yourself and trust that God has greater plans for you. It may not feel like it, but He will always take care for you. God is really good. I hope na inspire ko kayo.